Kumusta mga ka-beauty? Welcome back to Healthy Pinoy, ang ating go-to channel para sa lahat ng bagay tungkol sa skincare at beauty. Ngayon ay may kakaibang episode tayo na tiyak magugustuhan nyo. Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng skincare. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng katawan at may iba't ibang bahagi o layers. Narito ang pangunahing bahagi ng anatomy ng balat. Epidermis, itong pinakalabas na layer ng balat. Binubuo ito ng maraming cell layers, kabilang ang mga keratinocytes na nagbibigay proteksyon. May mga cell types rin tulad ng melanocytes na nagbibigay ng kulay sa balat at Langerhans cells na nagbibigay ng immune response. Dermis, ito ang layer na matatagpuan sa ilalim ng epidermis. Naglalaman ito ng collagen at elastic fibers na nagbibigay ng suporta, lakas at kakayahang may stretch sa balat. Makikita rin dito ang mga blood vessels, nerves, sweat glands at hair follicles. Hypodermis, ito ang pinakapanghuli at pinakamalalim na layer ng balat. Nagbibigay ito ng insulation at energy storage sa katawan. Binubuo ito ng connective tissue at adipose tissue o taba. Hair follicles, ito ay naglalaman ng mga hair cells na nagbibigay ng buhok. Ang sebaceous glands ay nakakabit din sa hair follicles at ang kanilang likido ay nagbibigay ng natural na oil para mapanatili ang kahalumigbigan ng balat. Sweat glands, ang mga sweat glands ay nagbibigay daan sa paglabas ng pawis sa balat. Ito'y isang mahalagang bahagi ng regulasyon ng temperatura ng katawan. Blood vessels. Ang mga blood vessels ay nagdadala ng oxygen at nutrients sa balat. Ang mga ito'y nagbibigay din daan para sa paglabas ng metabolic byproducts. Nerves. Ang mga nerves ay nagdadala ng mga signal mula sa utak papunta sa balat. Nagbibigay daan sa mga sensasyon tulad ng init, lamig at sakit. Collagen at elastic fibers. Ang collagen ay nagbibigay ng lakas at suporta sa balat. Ang elastic fibers ay nagbibigay ng kakahihaang ma-stretch at bumalik sa orihinal na hugis ng balat. Ang pagsusuri sa anatomy ng balat ay mahalaga upang mas maintindihan ang mga kondisyon nito at ang mga epekto ng iba't ibang skin care practices. Ngayon, alam natin na lahat tayo ay nais mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng ating balat. Pero sa likas na proseso ng pagtanda, may mga skin habits tayo na maaaring nagbibigay daan sa mas mabilis na pag-usbong ng mga palatandaan ng pagtanda. Kakulangan sa tamang paglilinis ng balat. Ang kakulangan sa tamang paglilinis ng balat kabilang ang hindi regular na paglilinis at paggamit ng harsh na sabon o cleanser ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan ng balat. Ang hindi regular na paglilinis ay nagbubukas ng pinto sa dumi at toxins, nagdadala ng pamumula at acne. Samantalang ang paggamit ng harsh na sabon ay maaaring magresulta sa pagkasira ng natural na balat na barrier, nagdudulot ng irritation at tuyot sa balat. Ang tamang skincare routine kasama ang mild na cleanser at regular na paglilinis ay mahalaga sa pagpapabata at pagpapakisig ng balat, nagbibigay daan para sa mas malusog at glowing na kutis. Sobrang exposure sa araw. Ang sobrang exposure sa araw tulad ng walang o kulang na paggamit ng sunscreen at labis na paglalabas ng bahay sa oras ng mas mataas na UV index ay nagdadala ng malubhang panganib sa kalusugan ng balat. Ang kawalan ng epektibong proteksyon sa araw tulad ng sunscreen ay nagbibigay ng masamang epekto ng UV radiation tulad ng sunburn at premature aging. Ang sobrang pag-expose sa matindi at mainit na sikat ng araw ay maaaring magdulot ng sun damage, pamumula at mas mataas na panganib na magkaroon ng skin cancer. Ang tamang pagprotekta sa araw ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan ng balat. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay masamang gawi na may nalalamang epekto sa kalusugan ng balat. Ito'y nagdudulot ng dehydration dahil sa pag-urong ng daloy ng dugo na maaaring magresulta sa pagkawala ng sariwang hitsura ng balat. Ang
Ang kemikal na naglalasa sa sigarilyo ay nagpapabilis ng pagkakaroon ng wrinkles at fine lines, nagdadala ng mas mabilis na proseso ng pagtanda. Ang konsistenteng paninigarilyo ay maaring magdulot ng paglabo ng balat, pagtaas ng puffiness at pagbagsak ng natural na elasticity. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay isang mahalagang hakbang sa pagpapabata at pagpapakisig ng balat. Sobrang pag-inom ng alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa ating balat. Ang alak ay dehydrating, nagdudulot ng pagkawala ng tubig sa katawan na maaaring magresulta sa tuyot at maputlang balat. Bukod dito, ito rin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng puffiness sa mukha, lalo na sa paligid ng mata, dahil sa pagbawas ng sapat na oxygen at hydration. Ang mga alak na mataas sa asukal ay maaaring mag-trigger ng pamumula at pamamaga, nagdadala ng epekto sa balat na maaaring magdulot ng mas mabilis na pagtanda. Ang limitadong pag-inom ng alak ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan at kabataan ng balat. Hindi paggamit ng moisturizer. Ang hindi paggamit ng moisturizer ay maaaring magdulot ng kakulangan sa sapat na hydration sa balat na maaaring magresulta sa pagiging tuyot, naglalabas ng pangangati at nagdadala ng mas mabilis na itsura ng pagtanda. Maraming tao ang hindi nakakakita ng halaga ng moisturizer, pag-aakala na ito ay hindi mahalaga sa kanilang skin routine. Subalit ang moisturizer ay may kahalagaan sa paglock ng moisture, pagpapabuti ng elasticity at pagsasaayos ng pH level ng balat. Sa kabuuan, ang regular na paggamit ng moisturizer ay mahalaga para mapanatili ang kagandahan at kalusugan. Pagpapabaya sa pag-inom ng tubig. Ang hindi pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng dehydration, isang kondisyon kung saan kulang ang tubig sa katawan. Ito ay maaaring magresulta sa pangangati, pamumula at tuyot na balat. Ang kawalan ng sapat na hydration ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan ng balat, kabilang ang pagkakaroon ng fine lines at wrinkles. Ang tubig ay mahalaga para sa pagpapanatili ng elasticity at moisture ng balat, kaya't ang regular na pag-inom nito ay isang simpleng ngunit epektibong hakbang sa pangangalaga ng ating balat. Hindi paggamit ng eye cream. Ang hindi paggamit ng eye cream ay maaaring magdulot ng lumilitaw na dark circles at wrinkles sa paligid ng mata. Ang mata ay isang sensitibong bahagi ng ating mukha at ang kawalan ng sapat na moisture at nutrients ay maaaring magresulta sa mas mabilis ng pagtanda. Ang tamang eye cream ay may kakayahang mabawasan ang puffiness, paglighten ng dark circles at pagbibigyan ng extra hydration para sa mas fresh at youthful na itsura ng mata. Paggamit ng harsh na exfoliants. Ang paggamit ng harsh na exfoliants ng labis at masyadong madalas ay maaaring magdulot ng irritation at pagtanggal ng natural na top layer ng balat. Ang mga exfoliants na may matindi at abrasive na sangkap ay maaaring magresulta sa pamamaga, pamumula at pangangati. Ang sobra-sobrang exfoliation ay maaaring magdulot ng hindi balanseng pagtanggal ng mga skin cells na nagiging sanhi ng sensitibong balat at maaaring magresulta sa mas mabilis na pagtanda. Ang tamang paggamit ng exfoliant sa tamang panahon at frequency ay mahalaga para mapanatili ang kalusugan at kabataan ng balat nang hindi nakakaapekto ang natural na balat barrier. Kakulangan sa tulog. Ang kakulangan sa tulog lalo na sa paggamit ng gadgets bago matulog at kakulangan sa oras ng pahinga ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa balat. Ang liwanag mula sa gadgets ay maaaring magdulot ng pagbabago sa melatonin production na maaaring magresulta sa pagiging hirap sa pagtulog at pagpapabilis ng pagtanda ng balat. Ang kawalan ng sapat na oras ng pahinga ay nagdudulot ng pagtaas ng stress hormone na maaaring magresulta sa pamumula, paglabo ng balat at pagkakaroon ng dark circles sa ilalim ng mata. Ang sapat na tulog ay isang pangunahing hakbang sa pangangalaga ng balat at pagpapabata. Pagkakaroon ng stress. Ang pagkakaroon ng stress ay malalim na koneksyon sa itsura ng balat.
Marami sa nag-aakalang hindi ito konektado, ngunit ang stress ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng balat. Ang pagtaas ng cortisol level, isang stress hormone, ay maaaring magresulta sa pagtaas ng production ng sebum na maaaring magdulot ng acne at pamumula. Bukod dito, ang mataas na cortisol level ay maaaring magdulot ng paglabo ng balat, pagtutok ng wrinkles at pagbaba ng natural na moisture. Ang pangangalaga sa mental health ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan ng balat kagandahan. Hindi paggamit ng facial sun protection. Ang hindi paggamit ng facial sun protection ay maaaring magdulot ng kakulangan sa proteksyon, lalo na sa mga sensitive na bahagi ng mukha. Ang mukha ay madalas na exposed sa araw at ang kakulangan sa tamang proteksyon ay maaaring magdulot ng sun damage tulad ng sunburn, pamumula at pagtaas ng panganib ng skin cancer. Ang hindi pag-aakalang importanteng pagprotekta sa buong mukha laban sa araw ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagtanda ng balat, paglalabas ng dark spots at pagkakaroon ng premature aging. Ang regular na paggamit ng facial sun protection ay isang mahalagang bahagi ng pangalaga sa balat. Hindi paggamit ng produkto laban sa aging. Ang hindi paggamit ng produkto laban sa aging ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pangangalaga ng balat. Ang anti-aging skincare products ay nagbibigay ng mahalagang nutrients at proteksyon para mapanatili ang kabataan ng balat, moisture at elasticity. Ang pag-aakala ng mga ito ay para lamang sa mas matatandang tao ay isang kamalian. Sa katunayan, maaga pa lang, mahalaga nang magkaroon ng regular na skincare routine na may kasamang mga anti-aging na produkto para mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng balat. Ang prevention ay mahalaga upang maiwasan ang mas mabilis na pagtanda ng balat. Sobrang pag-iyak. Ang sobrang pag-iyak ay maaaring magresulta sa pagtaas ng pamamaga at irritation sa mata. Ang mga luha ay naglalaman ng asin at iba pang mga kemikal na maaaring magdulot ng pamumula at pagkakaroon ng dark circles sa ilalim ng mata. Madalas na hindi naiisip ng mga tao na ang pag-iyak ay maaaring makaapekto sa itsura ng balat, ngunit ito'y may seryosong epekto sa mga sensitive na bahagi ng mukha. Ang tamang pag-aalaga sa balat matapos mag-iyak, tulad ng paggamit ng soothing na eye cream, ay mahalaga para mapanatili ang moisture at kalusugan ng balat. Kakulangan sa balancing dieta. Ang kakulangan sa balancing dieta, partikular na ang sobrang pagkain ng matataba at maalat na pagkain, ay maaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan ng balat. Ang labis na intake ng taba at asin ay maaring magresulta sa pagtaas ng sebum production, nagdadala ng acne at pamumula. Ang mababang bitamina at sustansyang nakakatulong sa kalusugan ng balat tulad ng bitamina C at A ay nagriresulta sa kawalan ng sapat na nutrisyon para mapanatili ang elasticity at kagandahan ng balat. Ang tamang pagkain at balancing dieta ay pangunahing hakbang sa pangangalaga ng balat at pangkahalatang kalusugan. At doon natin natapos ang ating masusing pagtalima sa mga skin habits na maaaring magdulot ng mas mabilis na pagtanda ng ating balat. Huwag niyong kalimutan ang mga tips na ibinahagi natin ngayon para mapanatili ang kalusugan at kagandahan ng inyong balat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos natin dito sa Healthy Pinoy. Maraming salamat sa pagtutok mga ka-health. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Keep glowing and stay beautiful.